المحطة القادمة هي برج خليفة سليمان. The next station is برج خليفة سليمان. Hello everyone, welcome to my channel. This is Darren's Diary. So this time, ang gawin ko naman video is makikipag-collab ako kay Brotherhoods. It's about OFW collaboration. So, by the way, my name is Darren. Andito ko ngayon sa Dubai for 10 years now. So, paano ako nakapunta dito? Yung best friend ko ng high school, yung ate niya, nagbakasyon. So, nagpatulong ako sa kanya na magpahanap ng work para makapunta ng Dubai. So, napumunta ako dito as visit visa. Okay? So, visit visa. So, para makapunta ka dito, kailangan meron kang visit visa. But, it's not that easy na makalabas ng Pilipinas sa immigration natin. Lalo na, kung hindi mo relatives yung kumukuha sa'yo. So, yun yung first challenge mo kung paano ka makakalabas ng Pilipinas yung immigration sa atin. So, anong kailangan mong tandaan? First, kailangan kung pupunta ka dito na visit visa para easy na makapunta ka dito. Kailangan relatives, kamag-anak na first family na kapilido mo. So, pag ganun ang kumuha sa'yo, madali ka na makakalabas ng immigration sa atin. Kasi may pamilya kang pupuntahan dito. Iniisip nila baka hindi ka mahihirapan kasi nga may family na tutulong sa iyo dito. So kung friend naman ang kung kukuha sa iyo dito, kung friend mo naman ang kukuha sa iyo dito, make sure na bago ka pumunta dito, meron ka ng work, yung sureable na trabaho kasi hindi ganoon kadali. Marami kang pagdadaanan bago ka makakuha ng trabaho. Marami kang kalaban, marami kang kaagaw. So make sure na bago ka makapunta dito, may sureable ka ng trabaho kung friend mo yung kukuha sa'yo. Para hindi ka na makaiwas sa malaking gastos, okay? So, kung agency naman, much better kasi safe ka na makakarating dito. And anything happens to you, may agency na tulong sa'yo. Not compared to visit visa, na pupunta ka dito na knock on wood, diba? So, para maiwasan din natin yung disgrasya. So, mas maganda agency para for safety, yun yung ano. And kung visit visa, make sure meron kayong budget. Kasi kung friend ang kukuha sa inyo, kung friend mo yung kukuha sa inyo, make sure yung friend mo nakakaluwag-luwag. Para kung sakaling magipit ka, matutulungan ka nila. Kasi, especially yun sa visit visa, 3 months maximum ang pwede mong itagal ng visit visa. Eh, paano kung dito agad nakaharap ng trabaho? Diba? So, yun ang kailangan mong tandaan. Sa visit visa, kailangan may sureable ka ng trabaho kung hindi family, kung hindi relatives ang kukuha sa'yo. Second, kailangan meron kang budget pagpunta mo dito. And especially, kung hindi ka emotionally prepared kung ano pumunta, kasi iba pa rin pag nasa ibang bansa ka tapos hindi ka emotionally prepared. So yun ang kailangan mo, yung emotion mo kailangan mong tatagan kasi maku-culture siya pa, and then mape-pressure ka sa trabaho. So kung hindi ka emotionally prepared, huwag mo nang ipagpatuloy kasi baka ano lang mangyari sa'yo. So, ayun, yung ina-advise ko lang, make sure kung magiging OFW kayo, even at here in Dubai, kahit saan lugar, make sure prepared kayo at handa kayo sa lahat. Ayan. So, hindi naman kasi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. May sinuswerte, may hindi, but ang importante, lagi kayong ready.
So, okay? So, kailangan kung pupunta kayo dito, mas okay kung relatives kasi may tutulong talaga sa inyo all the way. Friend, make sure yung friend nyo is handa talagang tumulong sa'yo until makahanap ka ng trabaho. Third, kailangan financially ano ka, financially may backup ka para hindi ka mahihirapan habang naghahanap ng trabaho. So I've been here for 10 years now. So far so good. So I'm so blessed and my work is doing fine. Ayan. So ayan sa mga nagbabalik maging OFW, congratulations and good luck to you. So ayan, Brotherhoods, maraming salamat sa tulong mo sa amin sa pagpapakilala sa mga small YouTuber. Ayan. So once again, this is Darren's Diary saying goodbye and see you on my next video. Bye!